Nice to meet you, Tony! Nice to meet you, Miss Karen. Actually, ang tawag po namin dito, Toro de Palacio. Hindi lahat kasi ng sumisikat tulad mo. Marami pag sumikat, biglang nalulula, puro luho. San mo yan nakuha? Sa lipas ng gutom. Kaya, pag ako talaga nagka-pera, hindi ko talaga gagawin to. Hindi ko talaga gagawin yan. Yung recent na talagang umiyak ako ng sobra nung pandemic. Siksikan na kami sa bahay. Sala namin, kwarto na talaga. Dear, paano mo yan natutunan on dali your own? Dali po siyang unggoy. Anak, sinira ko yung sarili ko, maging maayos ka lang. Iyan ako. Pero totoo, sinasabi ko yun sa anak ko kasi hindi po pwedeng maulit kung ano yung paulit-ulit na nangyayari sa pamilya to. Family ko po. Oh my gosh! This is the dining table with the whole family. Yes po. At lahat dito nakatira? Yes. This is Mikay po. Nag-start po siya as a fan. Ayan po si Miss Mikay. Wait. Nagpunta to siya dito ng Tony Fowler. Pero fan siya noon, tapos in-adopt mo na siya? Yes po. Eh paano yung pamilya mo? Wala na po siyang family. No? So dito ka na nakatira talaga. Okay, and? Si Nanay Venus po, ito po yung pinalit sa akin ni Tatay Elon. Oh. Ito po ang daddy kasi ng baby ko, ayan si Tatay Elon. Oh, oh, ito oh, yung oh. Bago niyang asawa. And okay lang? Okay lang naman. Okay naman ka. My gosh! Okay po. Alam mo, kakaiba. This is such a unique setup. So, ito ang dad. Yes, ni Tyronia. Ni Tyronia. At okay lang kay Tito Vince. Yes naman po. Super close sila. Yes. At saan ka dito natutulog? Doon po. Pumunta tayo doon mamaya. Eh, sa minsan sa kwarto po nun. Kahit pa paano, di ba, you're the dad of Tyronia. Yes po. Nagmahalan kayo ni Tony noon. Siya yung kapartner mo. Tapos ngayon, may iba na siyang minamahal. Kami kasi ni Tony, parang ate ko siya. Minsan tatay niya ako, gano'n. Gano'n na lang po yung pamilya talaga po. Wala na wow. Po yung parang mga gano'n na... Oo, at kayo ni Vince, never kayo nag-away. Ay, hindi po. Magkasundo naman po talaga. Pares tayong maliksin, pares tayong dancer. Nag-away lang naman po kami pag lasing sa maoy, gano'n. Gano'n lang oh po. My God, pero magkaibigan kayo kasi noon pa. Hindi po, nagkakilala lang po talaga kami nung... Naging kami ni Tony. Wow! So sa mga lalaki dyan, ha? Alam nyo, Bruce Willis and Demi Moore. Diba? Alam mo yon, naghiwalay na when she was married. Tapos yan, naging friends sila ni... O, tinan mo ang mga peg ko sa'yo, Hollywood! Ang mga comparison ko kay Tony, ang Hollywood. Ito naman po, si Tatan Fowler, kapatid ko po, siya po yung tattoo artist. Kapatid ko po siya sa ama kasi si Ate Hul, magkapatid ko. Pero siya, sa father side ko, kasi 30 kami sa tatay ko eh. Oo nga! 30 kami. Grabe yun! Isa siya doon. Pinalaki kami na ang akala namin, patay na yung daddy ko. Oh, oh. Then kami lang ang naka-figure out ni ate. Another whole story yun kung paano. Oh, oh. Mga ano kami, 19 siya, 18 ako. Then na-meet namin sila. And si Tatan talaga yung pinaka naging close sa akin. Oh, oh. So siya ang bunso namin ngayon. At ito ang kanyang malditang asawa. Oo, oh, oh. Married na kayo. Yes, married na. Married na, may anak din kayo. Oo. Oh, oh. Oh, oh. Nakatira kayo? Sa ditong banda. At ito, ba't ganyan ang haircut mo dito? Gusto ko lang malaman. Ano po ba ito? Ako po ang gumupit niya. Ikaw? Ako. Kasi ang baby dito na super ma-cute, si Happy, anak po yun ni Papi and Harvey. Yan, pinsan ko yan. At ayun po, ka-grupo ko naman before kasi dati ako may group worker kami parehas. Naging mag-jowa sila, nagkaroon sila ng baby. Then, laging ko yung gunugupitan ng ganon. So, may time na ayaw niya na magpagupit yung baby. Yan, ginupitan ko sila. E, dear, sila. Mahal ka niya. Nahinayaan ka niya. Pero cute naman. Cute naman. To be fair, may character. Nag-YouTube ka din. Yes, ang channel niya po, Coco Melon. Kasi may character ka sa YouTube. Di ba? Meron ditong parang napakalikatayo ka, dear. Apo. Kasi sa lahat, parang ikaw yung pinakonservatibo. Ito naman po si Faye, kapatid po yan ni Papi. At talagang matagal na kayong magkasama, pero kababalik niya pa lang po sa akin. Oh, you're so cute. Thank you po. Oo, ilang taon ka na? 17 po. Masaya ba na ganito yung setup nyo? Happy po ako. Natutuwa ka? Oh, hindi kayo nag-aaway-away? Hindi naman po. Puro pagmamahal lang po. Kasi marami po akong mami, marami akong tatay, and mga kuya, ganun po. Oo. And anong masasabi mo kay Tony? How would you describe Tony? Super grateful po ako kay mami. Uh-oh. Kasi po, binigyan niya po ako ulit ng chance na makasama po yung ate ko. Wow, parang naiiyak ka na. Hindi, talaga yan. Anong pinaka-love mo about mami, Tony?
mahilig po siyang magpatawad kahit marami na pong nagawang mali sa kanya. Aww. Ganun po. Oh, so she has a big heart. Mukhang talagang ganun ka nga. Which is, okay, so eto na buong family. May nagluluto ba dito? Wala. Oh my God. Actually, alam niyo po ba, Miss Karen, ang kusina po namin ay under renovation pa. Magsa-start pa lang. Dito yung nilalagay sa likod eh. So paano kayo kumakain? Take out every day? May times na ganun, pero yung kusina namin sa gilid kasi hindi pa naiayos. Oh, sabi ko nga sa lumang bahay to. Pero sino nagluluto? Sa ngayon, si meron po kasi kami kasambahay. Oo nga. Saan siya nagluluto? Doon sa labas? Po, sa labas. Oh, oh. Tapos meron po silang kwarto dito sa gilid. Oh, pero meron kasi kaming palengke. Sisters, kami po ng ate ko. Saan yung palengke niyo? Sa may Cubao po. Oh my gosh! Alam mo, negosyante talaga. From ano ha, beauty brands to palengke brands. Actually, okay. Nauna po yung palengke. Nauna, eto na, nandito. O ano naman to? Hindi ko alam kung may stock po kami ngayon eh. Pero ano, tawag dito. O marami, maraming stock. Mm-mm. O parang kang si Ninong Rai. O ganun ang pek. Pero sino ang in charge ng palengke? Meron nga, asa palengke, maraming mga tao naman po kami doon. Oo. Kaya pwede siyang maiwanan. Okay. Tiyo mo sa'yo dito, Miss Carl. Ayun siya, parang kang si Professor X dito. Wait, I like this ha, para sa nanay ko. Yes. Hirap yun maglakad. Yes po. Where did you get this? Actually, internet po. In-order ko po siya. Then dumating siya nun sa kondo. Magkano to? 285. Diyos ko Lord, ang luho mo nga sa gadgets. Opo. Diba? Nakakalakad ng maayos. May ganito. Kasi diba? Po, lagi po may operada sa amin. Halos lahat kasi kami dito retokada. Kaya pag may ginawang dede, ginawang ilong, o kung ano man, kaysa maghirap pa ng wheelchair na may magtutulak, nahihirapan kami, maganto-ganto ko na lang. May bagong pang retoke dito, bagong paggawa ng boobs eh. Oo. Ito. Ito rin ate ko. Katawan niya, nag-BBL din siya. Anong BBL? Yung Brazilian Butt Lift. Yes. Oo. Nose and lipo. Wow! Dito, ganyan. Ito pa, yung asawa din ni tatay. Laki ng kinikita ng doktor sa kanila. Oo. Ito naman. Si nanay, gawa din ng ilong. Si Mikay din. Pati katawan niya, tiga mo yung puwet niya rin. Oo. So, lahat pala dito, mga junior Tony Fowlers. Oo, lahat dito. Okay. So, ito kapag... naman, bagong gawa din to. Bagong gawa din yung dibdib. Oo nga. Uy, ang ganda. Fair. One week pa lang. Okay. So, ang tanong ko ito, alam mo naman, you are an empowered woman. Yes po. You're successful. At I'll be honest, maganda ka as you are. Ang tatanungin ng marami, bakit kailangan ni Tony at nilang lahat na magparetoke ng magparetoke? Actually, it's about always building your self-confidence. Eh. Lagi namang ganon. Tsaka, kung ano yung insecurities mo, pwede mo namang gawa ng paraan kapag gusto mo. Mm-mm. Sabi nga nila, di ba, pag may pera ka na, tapos pangit ka pa, kasalanan mo na yun. Pero never ka naman naging pangit eh. Opo. Siguro, yun ang totoo. Nagkaroon talaga ako ng insecurity before. Kasalanan yun ng tatay ng anak ko. Oo. Kasalanan ko dito. Oh, no! Kasalanan mo, oo. Yung time, nung bago pang anak mo, syempre dati maganda yung boobs mo, dalaga ka. Maganda lahat eh. Yeah. Nagkaroon ka ng baby. Oo. So ngayon, parang may nakita siya sa Facebook, sabi niya, tignan mo oh, ang ganda, ang sexy. Mm. Sabi niya ganun, sabi ko, ang pangit naman. Insecure ako kasi nagpapagandi ako ng bata. Parang nagsiselos ako. Ngayon sabi niya, ikaw, ang ganda mo, lawlaw naman yung dede mo. Ay, ikaw talaga? Very bad. Bata pa siya noon. Very bad. Ikaw ah. Siya naman, para napagitan siya sa ugali ko. So ako naman, bumalik lang ako kasi insecure ako eh. So simula talaga nung sabi kong papagawa ko ng dibdib. Magpapaganda ako. Doon nagsimula ang insecurity ko. Alam mo, kahit anong mangyari, wag ka magbibitaw ng salita sa may postpartum. Hindi po pwede talaga. Hindi pwede. Tatatak. Agree, tatatak. Tatatak talaga. Pero wait, do you still have self-esteem issues until now? Do you still feel hindi ka maganda? Ay, hindi. Lagi po akong maganda. Hindi, yun. Like, satisfied ka na ba sa katawan mo, sa mukha mo? Eto na ba yun? Gusto ko po magpatanggal talaga ng ribs. Dear, baka may mangyari sa'yo. Ate ko ayaw. Marimar, tumigil ka, dear. Di ba si Marimar na sa... delikado na yun, ha? Oh my gosh! You look like a Barbie doll as it is. Pero your face, look, it's so beautiful and chiseled. Baka naman, mami, sunod kita makita yung ilong mo. Walang-wala na, hindi okay na. Kasi maganda na eh. Opo, okay na po to. Kasi sa eyes, nakadalawang operation na ako. Oo. So, tapos sa nose, naka-7 times na ako. Oh my gosh! Dahil mali yung una. Yes, yung una, silicone, nabulat ano ko. Then after noon, nag-gortex ako, infection pa rin. Oh my gosh! Kumbaga, tanggal kabit. The key with a nose doctor, you have to go to a really good nose doctor. Yes, pero kahit anong good ng doctor. For example, it's a silicone, di ba? Oo. Hindi mo malalaman
malalaman kung may infect ka kung hindi itatry sa'yo. So, hindi kasalanan ng doctor. Oh, oh. Hindi alam. More on kasi talaga, sa may foreign blood, nire-reject nila yung foreign object sa katawan mo. Oh, so, nire-reject na nire-reject. And ang last option ko is kinuha na sa ribs ko, buto ko na to. Yun ang better. Yes, kasi, ang ganda ng pagka-side view niya, buto mo na to. Yes, po. Kaya, kasi buto talaga siya, kaya maganda. O, pwede ko i-touch? Yes, po. Ang ganda niya, o, because bone na pala to. Yes. Yes po, kumbaga pagaling sa'yo. Pero dear, ang tagal ng recovery niya. Totoo po. My God, because anything na bone related, even your teeth, your lips. Yes, yung even ko naman po, pinapangil ko po yan. Oo, bakit? Vampire. Swear, oo nga, may ganun peg. Pero paano mo pinapangil, dinagdag? Ano po, veneers by Urban Smiles, Dr. RFD naman yan. Pero do you diet? Do you exercise? Exercise, hindi ko talaga nagagawa ngayon. Diet, hindi rin po talaga. Baka pag alis niyo po, simulan ko na po. Simulan ko na po. Ito po kasi sila Tatay Enon. Oo, dito. Ah, okay. At makikita niyo po, hindi pa talaga okay yung... In fairness, ang daming fresh. Pork chop. Oh my God, may prawns. Andito. Papakita ko muna sa'yo na andito. Yan, pala yung ano mo, yung negosyo mo na saan. Andito lang din, obvious ko malapit. Uh-oh. Pakita ko lang sa'yo yung ibang babies. Andito na tayo. Wow! Hello! Oh, ang social ng room! My gosh! Ang sarap naman dito. Dito naman ang... dito sila Tatay Elon. Oo. Ang sarap dito. Marami siya sa sapatos. Ito ang kapatid ni Tyrone niya, si Ina. Hi! A smile? Smile! Hi, dear ito. So, kaninong shoes na ito? Kay Tatay Elon. So, ibig sabihin kayong dalawa, hindi na kayo nag-aaway, pareho pa yung gusto niyong collection. Actually po dati, Nike po ang gusto ko. Oo. Nike the white shirt. Hindi na siya mga dito miss na Converse. My gosh! Ito pa, kapatid pa ito ni Tyrone niya, oh. Pareho pa kayo ng gusto. Hi, RG! Kapatid ni Tyrone niya. So, ang anak mo, Elon... Tatlo na po. Tatlo na. Tyrone niya and two more. Opo, si Ina and si RG po. Oo. Yes po. Yan. Oh, wow! Ang ganda naman. Yung buong family, lahat nag-YouTube or honestly speaking, yung iba... Lahat po talaga dapat. Yun ang kita, YouTube or let's say palengke, may nagmamanage. Walang ganon? Wala po. Tulungan lang kami sa pag-promote, sa pag-market, pero lahat po kami dito, YouTubers po talaga. Ilan kayo sa bahay na to na YouTubers? Ilan ba tayo? 12. 12? Oh, wow! 12. Wow, talaga naman, daddy-daddy. Daddy, pero tingnan mo naman tingnan to. Tingnan mo naman! I love this! Ay, dito na yung party ng kapatid ko. Ay, ang ganda! Alam mo, ang galing na lahat, everybody is here! Yes mo! Galing! Opo. Para masaya din silang mundo, di po? Oo, so when they do their YouTube, nandito naman. Opo. This is their space. Yes po. Oo, at saka ang ganda sa YouTube because of the colors. Yes po. Di ba? It's striking. Ayos dito. Sasampayan talaga namin ito eh. Pero maganda kasi yung view dito. Oo. Di ba? Dear, natawa ako dito. Ang cute. It's so natural. Di ba? Oh, ito ang behind the scenes ng buhay ni Tony Fowler. Ang mga labada. Ay, ang ganda nga! Diba? Oh my! Ganda Let's do view, it diba? Here. Ang ganda ng view. Para tayong ini-interview yung mga dance group. Yung mga ini-interview sa mga. Nagsimula ito talaga yung grupo namin. Puso ka dun sa gilid. Mami, kaya ka niyan! Ayan, maganda naman. Biglang oh Lord, no please! When did you know that you were in love with her? Kasi ito po talaga yung pinaka-story kung ba't kumapit yung feelings ko kay Tony. Meron po kasing incident na nangyari. Muntik siyang ma-rape. Yes po. When? 2020, December. Tapos ako po yung nandun para sa kanya. So, pinrotektahan ko siya. Tinitignan ko siya na sabi ko, kawawa naman tong babaeng to. Lagi siyang iniiwan ng ex niya noong time na yun. Tapos, ginagawa niya lahat para sa mga tao, pero ang parang ambalik sa kanya, yun nga, ginanon pa siya ng taon, muntik pa siyang ma-rape. So, ayun po, lalo pong kumapit yung feelings ko sa kanya, hindi ko iiwan tong taong to, para hindi na maulit sa kanya yung mga gantong bagay. That was 2020 during the pandemic. Yes po. Pero saan siya muntikang ma-rape? Sa sarili niya pong bahay. May pumasok na hindi mo kilala? Hindi po. Sarili ko pong ampon. Ganon. Ako. Kaya yun, may nangyari po talagang gano'n. At
All over the internet naman po yun. Oo. Nilabas ko na talaga. Kasi ang lumabas sa mga tao ay kaya ako nakipaghiwalay sa ex ko dahil sa kanya. Pero ang totoo, kami pa nun, pero wala siya nun, wala yung boyfriend ko, siya palaging nandyan. Yung nag-attempt na kumbaga mang-rape sa'yo, kinasuhan mo ba? Anong ginawa mo? Ang nangyari po kasi nun, nalaman ko na effect ng maling gamot, masamang gamot. So, nag-drug siya nung time na yon. Kasi muna siya sa kanila din nangyari yon. So, nung tumagal-tagal, naawa talaga ako sa anak niya, mga anak. Kasi pandemic eh, saan siya pupunta? Ano magiging trabaho niya? Eh, ang trabaho niya sa akin is editor nung time na yon. So, yung editor ko na na-impluensyahan ng isang kasama sa bahay, nag-try mag-drugs, bumalik sa bahay, ganun yung gagawin. After nun, inaya ko siyang umuwi sa kanila, pero pinagtrabaho ko pa rin siya dahil naawa talaga ako sa mga bata. So, in effect, you rescued her. Opo. Nakita mo almost the attempt. Yes po. Kumbaga, binugbog mo, tinanggap. Actually, yun nga rin po yung parang nagkulang din ako sa sarili ko. Hindi ko siya naprotektahan ng todo. Kaya ang ginawa ko, niyakap ko na lang siya. Hindi ko siya pinakawalan sa katawan. Niyakap niya lang. Kasi nung time na yun, natakot ako. Sabi ko, huwag ka mag-ano. Parang gano'n. Ano ba yun? Gumano lang siya. At siniyakap niya lang ako. Kasi alam namin sa sarili namin na lahat kasi ng YouTube namin, hawak ng editor ko nung time na yun. Eh, life-changing to para sa amin. Yeah. Lagi niya pa kami tinatakot na didelete ko yan. Pag dinelete mo yun, papano kami? Oh. Lahat, tinry na namin ibuhos lahat. Yun lang yung source of income namin nung pandemic. So, paano? Anong mangyayari sa buhay namin? My God, this is terrible. Paano ang pamilya ko, ang anak ko, pag nawala yung YouTube ko? Kaya, yun, hanggang sa pinalis ko na siya, kinuha na namin yung mga YouTube namin. Simula nun, ayoko na may humawak ng YouTube ko na iba, kundi ako lang. Mahal ko po talaga ang family. Wala pa po yung ibang members. Mahal ko si Tony, mahal ko si Ate Marie, mahal ko si Tyronia. Mahal ko ang Toro family nung kami-kami pa lang noon. Pero mas lalo pong kumapit yung pagmamahal ko sa kanila dahil sa lola nila. Nawala na po ngayon. Close sila ng lola. Kasi po, yung lola po nila, sobrang hirap mong i-close. Pag ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. Nag-start po kasi talaga akong mapalapit lalo sa kanila at mapalapit kay Nanay Miling. Nagda-dialysis siya. Lahat ng apo niya busy. Sabi ko, huwag niyo nang isipin yung lola niyo, ako na lang sasama sa kanya sa dialysis. Hanggang sa, nagtuloy-tuloy po na pagsama ko, hanggang sa naging close niya, binibigyan niya akong pera. Oh, sige, bumili kang pagkain mo. Kumbaga, nakuha ko po yung puso ni Nanay Miling kasi talagang naramdaman niya po sa akin na talagang mahal ko yung pamilya. Pero mahirap rin maghanap ng lalaking tulad mo. Isipin mo yun, noon na yung boyfriend sasama sa lola magpa-dialysis. At hindi pa po kami noon. Hindi pa rin po ako naliligo. Wala pa pong feelings, wala pang ligawan. Wala pa po. Close talaga sila ni lola. Love na love siya. Lagi sinasabi ng lola ko, ito ang nawawala kong apo. Even ako, hindi ako like ng lola ko. Hindi niya ako bet. Ang favorite ng lola ko si ate. Kaya diba sabi ko, I have no one before. Pero ang lola ko talaga, si ate at ito. Grabe. My gosh, napaka-unique ng love sa family niyo. Mm-hmm. Paano ka nag-propose na sa kanya? Ano po yun? Nitong May 14, ooperahan ako sa LiPo. Tapos, alam mo, iba to dear. Hindi ako sanay na lalaki, napaka-casual. Ooperahan ako sa LiPo. Go on. Tapos, pinrank ko siya na sobrang tumataas yung presyon ko. Hindi matutuloy yung operasyon. Tumakbo ako. Hindi matutuloy na kaganoon siya. Ang taas, pip, 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 pip. Tapos, bigla siyang tumayo. Tapos, biglang dumating yung family ko. Toro family. Tapos, may mga bulaklak na may nag-violin. Sinuotan ako ng coat yun. Sa operating room, ha? Sa operating room, parang hindi ka maniniwala. Diyos ko po. Pero, were you in love with him? Ako po talaga unang na-inlove sa kanya. Ako po talaga. Siya ka lagi ang kasama ko mula noon maglaba, maglinis ng bahay. Palaging siya yung kasama ko. Ako, tingin ko talaga sa niya ng friend, best friend. Ganun yung tingin na namin sa bahay, family. Pero may time talaga na parang masyado na ako napapalapit sa kanya. Hindi niya pa alam yun eh. May iba akong sinabihan, chinika lang sa kanya. Opo, parang hindi ko tinake advantage yung feelings niya. Hindi niya. Sa, iwas siya sa akin lalo nalaman niya. But ako, Miss Karen, sinabi ko sa boyfriend ko, tulungan mo ko. Sabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako kasi may mali ako nararamdaman. Ano yun? Feeling ko na in love ako sa kasama natin sa bahay. Kasi may boyfriend ka noon? Yes! Sinabi mo sa boyfriend mo na in love ka sa kanya? Na in love ako. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako kasi to save the relationship eh. Bigyan mo ako ng time, huwag ka naalis. Tulungan mo ako kasi mali eh, mali yung ganun. Honest ako talaga, sinabi ko. Sagot niya lang kasi sa akin, hindi yan. Hindi ka na in love dyan, makakala mo lang. Ganun lang. Vince, palagay mo,
Tony is the last woman in your life. Yes, eto po. Na yon. Ako po. But yes, you're po, young, ha? You're 25. Dinanas ko na po lahat ng pagiging isip bata, yung pagiging ganito, yung happy-go-lucky lang. Para sa akin po kasi nang dumating sa akin si Tony, natuto ko mag-step up sa buhay. Yung pag-step up ko sa buhay, ganun din yung gusto ko na rin talaga mag-step up na parang maging man na sa kanya forever. Maraming naghihiwalay because number one, of money. Paano to? Mas malaki siya kumita sa'yo? Paano? Who handles the money? Actually, yung sahod ko po, ako po nag-desisyon na ipasok sa bangko niya. Lahat po na sa akin. So lahat ng sahod ko po pumapasok sa kanya. Makinig kayo because ito ang tunay na leksyon in life. Ibigay ang pera sa misis. Yan ang susi, di ba? Okay. So that's major. You entrusted lahat ng kinikita mo, yes, sa po. YouTube. You know, you entrust Tony, bahala ka sa atin. Kasi para sa akin po, totoo naman po na talaga. Parang you really see her as a wife. Yes po. Yun nga po yung akin. Kumbaga, sinuko ko lahat sa kanya. Kasi ganun ko siya kamahal. Diba? Ang ganda ko, diba? Hindi ka ba mai-insecure na mas sikat siya sa'yo? Sa akin po, hindi. Masaya nga po ako kasi na-achieve niya na yung gusto niyang buhay ngayon. So ako, susuporta lang po ako. When are you planning to get married? Ano kayong sing-sing I mean, a year, 2 years? Ano po, pag ready na si Tyrone at si Ate Marie? Actually, sinasama po namin lagi sa decision sa love life namin si Ate Marie at si Tyrone. Kung kailan sila ready. Pag kailan na po sila ready, yun po. You know what I love about him? Is that he embraces your family. He respects them so much. Sobra po. Yeah. Kasi alam mo dati, naniniwala ko, basta mahal mo, anong paki ng pamilya mo? Ganon di ba dapat? Ganon dati. Work. Hanggat hindi mahal ng partner mo at ang pamilya mo at pinipilit mo lang sila magkasundo-sundo, hindi talaga mag-work yung ganon. Mm-hmm. Kahit anong plastika nila, kahit anong pagbubuklod yun ng bahay, talagang magkaklash at magkaklash yan. O pwede naman kasi magkaroon ng partner na smooth lang. Walang komplikasyon, no? Yung pwede magkaroon ng problema, pero maayos din. And kayo yun? Yes. With her trust issues, bilang lalaki, nape-pressure ka ba? Nape-pressure din po ako. Si Tony, pressure na siya sa buhay. Kung pressured ako, di wala nang magiging magandang mangyari. Kaya ang ginagawa ko po, pag-pressured po ako, tinitignan ko lang siya, tapos pinapakalma ko yung sarili ko, papakalmahin ko na rin siya. Magiging ganun lang. Dear, ang haba ng hair. Diba? Sa langat ng lalaking nakasama mo, ito ba yung pinakamahal na mahal ka? Masasabi kong oo. Oo. Sobra. Kasi you said he's seen you at your worst. Sobra, at my worst talaga. Kahit para na siyang inaasa ng mga tao na para kang alipin dyan. Oh sa palasyo. Lagi siya sinasabi na nakabuntot ka lang kay Tony, wala kang ginagawa dyan, mukha kang yaya ni Tony. Wala siyang pakialam. Basta support lang yung gusto niya na ibigay sa akin. Oo. Tsaka kay Tyrone niya kasi, yung ibang mga tao nagugulat sila, why are you friends with your exes? Especially sa mga naging parang tinuring na tatay ni Tyrone niya. Like may ex, di ba? And may another ex, sa totoong tatay niya. Kasi like kung sinasabi, anak, hindi natupad yung pangako sa'yo. Mami, okay lang yun. Kasi hindi siya pupunta, na hindi ako nadalawin kahit mag-ex na. Anak, hindi okay yun. Kasi pag nasanay ka na may nangako sa'yo at hindi tinupad yun at okay lang yun, mali yun. Hindi dapat okay. Pag may nangako sa'yo, may nangako sa'yo. Mm-hmm. Kaya ako sila kaibigan hanggang ngayon. Kahit ex ko na yan. Kasi anak kita. Bakit? Bakit kasi anak mo ko? Kasi anak, walang breakup sa'yo.